natin. Every 2 days yung tubig ko natin. Ganun ho, katindi yung problema natin sa Sambuanga, ano po? And what else? Thank God kasi yung kuryente ko natin ngayon. Parang wala na ho tayong outage, ano po? Kompleto na ho, 24 hours. So thank God ho sa pagbalik ko sa tubig. Kaya kanina ho, nagpasalamat talaga ako sa Panginoon sa ulan, ano po? Amen? Eh, nasyak siguro yung Sambuanga City kasi there are parts in downtown. I don't know kung sa ibang lugar ho, pero sa Pilar Street, sabi ho ng news, tinignan ko kanina ho sa Barangay Iquitos sa station po natin. Ang ano daw, Pilar Street, nagbaha na naman. So thank God for all of the, you know, many good things and new things na nangyayari po sa Sambuanga City. Pero may babala ho ang pag-asa. Ito din ang isa po sa ipapanalangin ho natin sa Panginoon. By the way ho, tapos na pala yung election, ano ho? Sino yung binoto ho ninyo? Sabi nila talagang may expectancy talaga ang buong Pilipinas ngayon. Sabi ho nila may pakbabago talaga. See? Pakbabago. So, yun, ipagpatuloy natin sa pag-pray talaga yung bansa ho natin. Sabi ho ng pag-asa, ito yung warning, ito yung babala. Pagpasok daw sa tag-ulan, after ho sa El Nino, there will be also this another phenomenon. Ang tawag ko daw nito ay La Niña. Magbabaha na, you know, yung gusto ng ulan, malakas at saka magbabaha daw all over the country. So yun talagang ipag-pray ho natin, mga kapatid. Mamaya ho, pagkatapos ho sa pagtanggap natin sa salita ng Panginoon, ipapanalangin natin yun. Amen? So I'm going to entitle my message this morning as Where the Fishes Are. Nagustuhan ko lang talaga yung picture kinuha ng isang kaklasiko. Sila ho'y pumunta ho sa Tawi-Tawi, nag-serve sila sa election. Kuha ko sa kanyang, ano, sa kanyang cellphone. Sabi ko, ang ganda ng picture eh. Ang first publication nito sa Facebook, kuha ko ito sa Facebook, sa kanyang wall. Ang ganda talaga, mga kapatid. Maganda bang tingnan dyan sa likuran? Ito ho'y tubig at saka parang ano yata yun sa Bungaw? Parang port area siguro yun sa Bungaw. So ngayong umagang ito, unahan ko po, bago ko i-present yung mensahe ng Diyos ngayong umagang ito, the sermon, the message of God, tayong lahat kasi, I'd like us to understand, we all are actually fishermen. Ang kaibahan lang ho, hindi ho isda ang binibingwit ho natin, kinukuha ho natin. Yung kinukuha ho natin ay mga kaluluwa. Naalala ho ninyo minsan si Jesus Cristo nung lumalapit, binigay ng kanilang buhay ang mga disciples, yung 12. Sinabihan niya si Pedro, actually lahat ho sila, sabi niya, kasi halos sila ho ay mangingisda. Sabi niya, beginning today, you will no more be called as fishermen. But beginning today, you will be called as fishers of men. Sa Tagalog pa, simula ngayon, hindi na kayo basta-basta lang mangingisda. Yung tagakuha ng isda, bingwit ba? Ano bang klase? Marami kasing way of fishing, ano? Pero ito yung sinabi ni Jesus, mula ngayon, mangingisda kayo ng mga kaluluwa. Ng mga tao, dalhinon ninyo sa kingdom ni God. Amen? Bago ho yun natin pag-uusapan, mga kapatid, meron talaga mensahe ang Diyos sa buhay natin. Miso natin yung mga karamihan mga members to dahil siguro sa ulan, tan-kulok-kulok pa siguro ano, na petati pa. Now, antes kita recibi el palabra del Señor, pwede ta, alaga ta, at oras, no? Sige na. Dito po. 1, 2, 3. And when he had finished speaking, he said to Simon, Put out into the deep and let down your net for a catch. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing. But at your word, I will let down the nets. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. God bless the reading of His word. Tayo'y makakaupo na po. Ang passage na binasa ho natin ay patungkol ito sa ano ho, mga apostoles nung sila ho'y unang tinawag ng Panginoon, yung nangingisda ho sila. At sa unang attempt po nila, mga kapatid, kamangha-mangha sapagkat wala talaga silang nakuha kahit isa man lang.
Now, I'd like us to understand yung facts ho ng storya. Itong mga unang apostoles ni Jesu Cristo, for example, si Peter, si James, at saka si John, ito po'y mga veterano at saka seasoned fishermen. Now, you cannot tell na yung mga veteranong manging isda, hindi sila marunong maghanap ng isda o manging isda na hindi sila makakuha. Sabi kasi ng Bible dito, o sabi doon, we have toiled all night and took nothing. Alam ba ninyo na ang salita ho ng Diyos ay always precise. Tama talaga, justo el palabra si Señor. Hindi si talambas, hindi si tapalta. Si tablagane el Biblian, nothing, it is really meaning nothing. Sinuay, no hay good. Quiere decir, makin aquel botete, bagay ako na sa Bisaya at sa baka, no? Oo, no? Kanang, di man lang siya makaon, wagay nakuha itong mga apostolis. It was on their first attempt. And you know what happened? The story continued and they met the Lord. Ganun yun sa buhay ho natin eh. You talk about success, you talk about fulfillment of our dreams, you talk about peace, you talk about all of the blessings in this world. Lahat po ho yun. Magsisimula lang ho yun dumating ho sa ating buhay pag tayo po ay makalapit ho sa ating Panginoon. By the way, hindi ho ang Diyos ang paano yun? It's not God who is lost that we are to find. Paano yun sa Tagalog? Hindi ho ang Diyos ang siyang nawala na hinanap ho natin at praise God na nahanap ho natin. Hindi ho mga kapatid, ang nawala ho ay tayo. At salamat sa Panginoon, hinanap tayo ng Diyos at salamat ni God kasi nahanap po tayo. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, thank God, nahanap tayo ng Diyos. Palakpakan doon natin si God. Sige daw. Puntos ako ngayong umaga mga kapatid na i-present ko sa inyo. Dahil sa pangalawang attempt ng mga apostolis, nung na-meet ho nila ang Panginoon, nung inihagis nila muli ang kanilang lambat, mangha-mangha ho sila. Kasi on the last paragraph, sabi ho dito, and when they had done this, they enclosed a large number of fish. Mangha ho sila kasi kakini-kanini na lang. Wala talagang kuha kahit isa man lang. Pero nung sinabi nun ni Jesus na ihagis ninyo muli yung lambat, yung pangalawa ho nilang attempt, mangha ho sila sapagkat ang isda ho ay sila na ho kusang pumapasok ho sa lambat. At sabi ko dito sa last paragraph talaga, and their nets were beginning to break. Na yung kanilang mga lambat daw ay, ano ba yung Tagalog sa break? Sa Bisaya, anak, nagsugot o kagisi tumod sa kadaghan sa ilahang nakuha ng isda. Tapresepia rumpi. Rumpi ba siya na siya baka, no? Rumpi. Si amo yan, no? Kadyan manalag at eldi ila sakada na pekaw. Amen? Now, tiyan mga puntos ara, kere insinya ko natin, istabaste na palabra del Señor. Okay. Taki. Ready a ustedes? Okay. Sabi ko dito, sinulat ko muna sa English. By analogy, one of the hardest things in life is when you toiled the whole night but never had a catch. And not a single one. Analogy, ibig sabihin, pwede ho nating mapanamina no, sa buhay ho natin. Kasi sa totoo lang, hindi man talaga tayo maging isda. Pero yung trabaho natin, by analogy, parang naging isda tayo eh. Kahit na dito sa ministry, yung pag mag-share tayo sa word, yung gustuhin ho natin na marami ho nating madala ho sa kingdom ni God, yun, analogy ho yun, para naging isda ho tayo. Sabi ho dito, isa ho sa pinakamahirap na mangyari ho sa buhay ho natin. Yung naging isda pa tayo mga kapatid. At sinusubukan talaga natin lahat, kumbaga ho, by analogy, we tried all of our best the whole evening, buong gabi, gaya ng mga apostoles. Pero wala talaga tayong kuha kahit man lang isa. Hindi ba ho yan mahirap? Amen? Kumbaga ho, yung manging isda ho, gaya ng mga apostoles, sila ho'y sinagsasagwa, nandun na ho sila sa dinta ng dagat. Excited ho sila na ho, inihagis yun ang kanilang mga lambat. Tapos,
yung kinuha na nilang lambat, they pulled, you know, the nets, and they were shocked, and they were discouraged, sapagkat kahit man lang isa, wala ho silang nakuha, at they tried nilang isang beses, dalawa, tatlong beses, sabi yun ng Bible, the whole night. Kumbaga ho, sa ating negosyo, anong klaseng negosyo meron tayo? Nakaalala ko nung sa Juso. May mga panahon talaga. Pag pupunta ako sa La Merced, pupunta, and then I will go straight as well to St. Peter for 10 years yun. Nagdi-distribute kami ng juice. Then I will have the list of the names of those who passed away within the day or the night or the day before. Talaga, alam po ninyo, atin-atin lang ha, off the record, noon ba, wala akong namamatay sa Sambuanga na hindi ko alam. 13 years, mula ho La Merced hanggang St. Peter, sino yung binaril, sino yung sinagasaan, sino yung saksak, sino yung hinoldap, lahat ho, alam ko yun eh. In fact, pati na nga yung mga bata, nagdadamay, sina Ea at saka si Malil. Mga ages siguro 7, 8, 9, 10 years old. Pag sila ho'y sinugo ng nanay, pumunta ho ng triplet. Kami ho kasi ay nasa Macro on Drive, may shortcut na tumuho ng triplet. Bibili sila ng ano, yung suka, yung asin, ano yung pabili ng nanay. Pag sila ho'y makadaan ho ng patay, masaya yun siya, yes! Puntayin sila sa kanilang mama, Ma'am, may patay doon. Hindi, sa amin kasi, noon kasi, hanap buhay sa amin kasi noon yun, no, 13 years, hanap patay. Yan ang negosyo namin. So binigyan ako niya, 16 hanggang 20 plus na patay. Kukunin ko yung mga cell number, tatawagan ko yan personally, kakatok ako sa kanilang bahay. Yung mga asawa bang lalaki at saka mga asawang babae, nanay o tatay, yung namatayan, yung umiiyak-iyak pa sila, yung hindi talaga mag-drawing ng mukha, meron talaga akong binigay ni wisdom ni Lord, paano ko yan i-approach na hindi gumagalit sa akin. Na in less than 2 minutes or 5 minutes, bibili ko yun ng Diyos. Ma'am, sir, buenas. Even to this time, I still have my memorized lines, how well I sales talk. Tsaka, after I can get, you know, the names of yung mga, ano nga, possible hope na tao nito, maging customer ho namin within the day, I will be excited. Pero may mga iron talaga, mga kapatid, uuwi ako ho, na yung ano ko ba, yung kabaga ko ay ganun. Yung para bang discouraged at saka very down, kasi despite ho, ang dami yung mga potential ano ho, customers ho namin, kahit isa ho, wala talaga akong makuha ho customer. Eh, yung sustenance kasi namin noon, well, I just realized na si Lord pala eh. Yung lahat kasi kinukuha doon eh. Yung ano yung sales of the day, yung pamasahe ng mga bata, yung allowance ni Gamaliel, ni Ea, sa bahay, sa kuryente, sa tubig, pati na nga ho sa ministry ho noon eh. Kaya kung walang sales of the day, talagang it's a really bad day for us. So uwi ako na ano, yung tatungin ako si Sister Delia, before lunch, may sales na, wala pa ngayon. So I would take my lunch and I would pray and leave again in the afternoon. Then I would text Sister Delia, sweet, meron na tayong 600 pieces na sales. And then she would reply saying, yes! Praise the Lord! Kasi blessing na ho yun. Diba? Kung baga, basahin nyo natin. Ano yung trabaho mo? Ano yung negosyo mo? Yung nag-i-expect ka po sa buong araw, nagsisimula ka sa umaga, naway magkaroon ako ng marami hong sales, maraming customer, nag-aalas 12 na lang. Ang puro pumapasok ko sa tindahan mo, ang puro ho yung ano, dumadaan mo mga kapatid, islangaw lang. Ano ho yung feeling? May tao pa ho dyan? Amen? Yun ang na-experience ng mga apostoles. Kaya nga ho mga kapatid, sabi ho dito sa pangalawa, may tao pa ho dyan? Sabi ho dito, the Lord understood the predicament of His apostles. Yung wala talaga silang kuha, kaya nga dumating ho siya to their rescue. Alam ba ninyo mga kapatid, failures kasi yun eh. Yung walang fruit ho na makita natin sa ating buhay. Yung walang success, walang resulta ho sa ating buhay. Alam ho natin yan, ang ibig sabihin nun is failures.
Ang tanong, yung buhay mo ba ay punong-puno ng failures? Hindi man lang umangat, ganun. At saka, panay, oh, ganun, yung parang roller coaster eh. Roller coaster po. Naiintindihan tayo ng Diyos. Ganun din ang nangyari sa mga apostoles. Kaya dumating siya at binigyan ho ng kasagutan. The Lord gave them a rescue. The Lord gave them the answer. Kaya sabi ho ng Diyos sa 12 ho, I want you to launch again to the deep. Sabi ho ng 12, Lord, galing na kami dun sa dagat. Sabi ho ninyo, launch into the deep. Saan lalim gusto ninyo, Lord? Kasi galing na kami dun sa pinakamalalim. Pero wala pa talaga kaming kuha kahit isa man lang. Pero ang Diyos yun ang nagsabi sa kanila, hindi, bumalik kayo dun sa gitna, dun sa tubig. At sabi ni Jesus, get a catch again. Ihagis ninyo muli yung lambat. Sabi ho ni Pedro, buong gabi ho yun, walang tulog eh. Ubus lahat ang lakas. At saka yung kanyang mga asistado, sabi nila, Lord, kahit pagod na kami, buong gabi na kami galing ho dun sa tubig, sa dagat. Hindi na sana namin gustong bumalik, pero kayo yung nagsabi na pumunta kami ulit. Sige Lord, pupunta kami. Now si Pedro, I don't know, I was running in his mind. Maybe just to please the Lord or just to show to God na he was willing to obey him to some extent. Siguro nagpapadel sila ho ng nagsagwan ho. Hindi talaga sa masyado ho malalim. Basta sinunod lang nila ang Panginoon. Sabi niya, siya kapitan kasi ho sa kanilang maliit ho na tawag nito. There's small boat. Sabi niya sa kanyang mga assistant, okay, you throw the net. They were so shocked, they were so surprised because soon as nung inihagis ko nila ang tubig mga kapaang lambat ko sa tubig mga kapatid, bigla akong naglalabasan ko yung isda. At ang laking manghaho nila mga kapatid sapagat yung maliit ko nilang lambat ho, ito ay napuno ho ng isda. Sa dami ng nakuha nung kanilang isda, yun ang sinabi ko, ta principiaya man roto el dinila, hindi ilalambat. Amen? So alam ng Diyos, sa buhay natin, pag nag-fail ho tayo, pag wala ho resulta na nakikita ho natin, alam ko ninyo, ang ating Diyoso ay hindi ho malayo. God is only a whisper away. Malapit ho ang Diyos. Tawagin lang natin ang ating Panginoon. Pag tayo ho'y magpipray, iiyak tayo sa Panginoon, tatawag tayo sa Diyos. Hindi ho tatalikod ang Panginoon. Hindi ho magbibidingi-bingihan ang ating Panginoon. Sinasagot ng Diyos ang ating home prayer. Amen! Pinapanganan natin ang buhay ng Panginoon. Kaya ho, ngayong umagang ito, my word si Lord. Napifail ka ba? How many days or how many months? Discouraged ka masyado kasi walang resulta? Ang word muli ngayon ng Panginoon, subukan mo ulit. Pumunta ka muli, bumalik ka ulit kung saan ka galing. Subukan muli, subukan mo, paano yun? You try again, paano yun sa Tagalog? Subukan mo muli. Ah, ganun na yun? Subukan mo muli, ano yung ginawa mo noon? Yung do not give up, do not soon, you know, retreat and throw your towels and say to yourself that you are a failure. Kasi ang sabi ng Diyos sa iyo ngayong umagang ito, hindi pa ako tapos sa iyong buhay, anak. Sabi ho ng Diyos, I am your success, I am your blessing. Amen. Alam po ninyo, ilang araw na din o simana din na nagpipray ako kasi meron talaga tayong goal within this tao nito, second quarter ba? Mula ho sa Abril hanggang Hunyo. Midway na ho tayo ngayon. Kailangan may gagawin talaga tayo mga kapatid. Nag-pray nga ako eh. Yung goal ho natin na naway si Lord mag-add ng additional na mga members ho sa simbahan. Hindi natin inaalang-alang ang Diyos. Nagpipray ho tayo ng 50 people. Amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, tayo ho'y nagpipray ng additional 50 people. Sumingi ako ng guidance ho sa Panginoon. Kaya nga, kahapon po, tayo ay nag-follow up ho sa mga bata. Yung March tayo ay nag-distribute ng mga shoe boxes.
Mula ho sa edad 9 hanggang 14, talagang tinawagan natin sila ulit. Bumalik kayo dito. May another activity ho tayo, tinuruan ho natin sila ng Bible. At least siguro ho, sa 70 plus na mga bata ho na ages 9 to 14 years old, ang nag-respond po first kahapon ho, dala ho sa lahat ng mga teachers, mga 30 plus ho. Ibig sabihin ho, halfway pa po, nire-reach out natin sila, naway makabalik sila ngayong ano, following Saturday. May plano tayo sa kanila. Kasi ang mensahe, mga kapatid, tinatitle ko yung sermon ko ngayong umagang ito, mensahe ito galing sa Diyos. We go where the fishes are. Kung saan yung mga isda, saan yung mga tao, saan yung uhaw sa salita ng Panginoon, doon tayo pupunta. Siguro isa yung sa kamalian ng mga apostol. Nung inahagis nila ang kanilang lambat, wrong timing, saan nila nahagis yung kanilang lambat, doon sa tubig na wala talagang isda. Tapos pagkuha nila dito, pumunta ho din sila doon sa kabilang side, eh yung mga isda, doon na naman tumakbo. Talagang nagro-wrong timing sila. Kaya nga ang mensahe ngayon ng Diyos, may tao pa ho dyan? Pupunta talaga tayo doon sa may isda. Amen. Kahapon ho, nung kami ho'y nagpi-prayer, meron kasi tayo kada Sabado, inibitahan ho natin ang lahat ng mga kapatiran. Alas 5 ng madaling araw, pumunta kayo dito sa church kada Sabado ho yan. Okay? Dami ng mga kabataan nag-join, dito sila natutulog. Nagpi-pray kami, you know what? In halfway out sa prayer, nung Sabado pala, kahapon yun, know, Sabado ho, may sinabi ang Panginoon sa akin. And then I shared them to those who were around. And I would like to share this as well to you this morning. And ladies and gentlemen, let's formally launch them. May tao pa ho dyan? Makinig kayo ng maigi. Here I go. Oops. Ayun. Nung Sabado, binigyan ako ng word ni Lord. This is a common line. Ang target natin ngayong pangalawang linggo ng Hunyo. Sinabi yun ni Lord sa akin hapon, second Sunday of June. Kumbaga, mga apat kong linggo, we will count today, starting today. Namangako kaninang umaga, when I was in prayer, pinafollow up ko yung sinabi ni Lord sa akin. Namangako kasi yung June 12 gali, linggo, is Independence Day. Kumbaga ho, may significant talaga. Kumbaga, sinasabihan tayo ni Lord ng bagong simula to, anak din para sa inyo. Amen? Para sa us. Meron tayong ila-launch. Dapat ho, isang isa ho tayo mag-i-involve. Dapat tayong lahat ho maging willing. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, dapat kapatid, willing ikaw. Tayo nung lahat, sabihan nun natin, dito hindi nag, ano, dito lang sa kaliwa ko. Sabihan, sige no, tell someone, somebody, sabi mo, gawin natin yung lahat. Sige daw. Tayo lahat. Ito yung ministry ho natin. Kasi pupunta talaga tayo sa dagat. Muli. Talaga, saan yung mga isda, saan yung mga tao, pupuntahan nun natin. On June 12, isang-isa ho tayo, magdala ho tayo ng tawag ito, ng kakilala ho sa simbahan. Amen. Kahit isa man lang, kaya natin yan kapatid. Amen. Amen. Sige daw, ilagay mo yung kamay mo sa puso mo. Sabi niya, kaya ko yan, Lord. Kaya ko yan, Lord. Hindi to following Sunday. Kung makadala ka ng isa on Sunday, amen. Kaya ano eh, isang buwan nating preparahan talaga. Amen. Amen. Isa ho, sabihan mo yung katabi mo, sabihin mo kapatid, isa? Isa. We are dubbing this ministry as each one bring one on June 12. Pwede natin basahin yun? Sige daw. 1, 2, 3. Each one bring one on June 12. Bawat isa ho, dadala din ng isa ngayong June 12. Pastor, paano yan? Ano yung gagawin? Ano yung gagawin ko? Paano yun, Lord? Kumbaga,
Nag-a-attend kasi tayo, ano po, siguro in the past days, may revival kasi sa Acts eh. Bigla tayong dumami ulit, no? Gusto kong, pastor, gusto ko talagang mag-involve din at tumulong din sa ministry. Pero lahat yung mga in-invite ko, pastor, wala man talaga. Kung mga pariho ba sa apostoles, Lord, kahit isa man lang nadala ko, hindi talaga ako nakadala sa church. Discouraged ka, no? Ngayon sinabihan ka ni Lord, anak, huwag kang ma-discourage. This time, bumalik ikaw ulit doon sa tubig. World kasi yung tubig sa Bible eh. And then sabi ni Lord, you cast your net. Ibig sabihin, mag-invite ikaw ulit. At sabi ni God, and this is His word, this time, you will not fail. You can do it. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan na natin si God. There are three more words I would like to deliver this morning. This is from the Lord. Unang-una, okay ho. Actions must continue to grow by God's grace. Basahan nito natin yung lahat daw one more time. Sige daw. Uno, dos, tres. Acts Church must continue to grow by God's grace. Hindi tayo dapat masasatisfy. Okay na ho. Naka-apat na ho kaming camp. Marami-rami naman din ang ano ho, nag-join ho sa amin. Ulan lang ho siguro, kaya wala yung mga kapatiran ho natin, no? Okay na to, Lord. Huwag tayong masatisfy ng ganun. Kailangan magkukontinue tayo sa pag-grow. Of course, hindi ho sa sarili ho natin kalakasan. It must be by the grace of God. Ito nga ngayon mga kapatid eh, binigyan na tayo ng word ni Lord. Binigyan na tayo ng plan ni God. Meron na hong grace binigay ho sa atin. Kaya nga, we have to grow. Amen? Amen. We must grow in the Lord. We must grow. Sabi ho ng Acts chapter 2 verse 46. Basahin ho doon natin. 1, 2, 3. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. Sabi ho dito, ang Diyos mismo ang siyang nagpuno sa simbahan araw-araw. Now, understand mga kapatid. Paliwanag ko doon. Understand mga kapatid, growth comes from God. Growth is from the Lord. Yung paglago ay galing ho yun sa Panginoon. Hindi ho yun galing sa atin, hindi yun sa sarili nating kakayahan. May another verse pa po sinabi ho sa salita ng Diyos. I think it is in 1 Corinthians. Sabi ho ni Pablo, minsan, si Apollos, sabi ho niya, minsan, ako ho yung nagtanim ng buto. At minsan din, may kasama kasi siyang pangalan ho, si Apollos. Minsan, si Apollos yung nagdilig. By analogy ho yun, no? Pero sabi niya, ang Diyos ho ang nagpapalago sa itinanim. Amen? Tayo ho yung magtatanim, tayo ho yung magdidilig, pero ang Diyos talaga ang mag-goso ng growth. Amen? Yung pagtanim at saka magdilig, may meaning ho yan eh. Yung inishishare mo yung word ng Diyos sa kanya ho, nagtanim ka niyan anak. Nagtanim ka niyan kapatid. Ano ho yung dilig? Pagpa-follow up ko yun, tinatawagan mo, tinitext mo, binibisitaan mo, sinasabihan mo, balik tayo uli sa church. Sinasabihan mo, talagang ibigay ho natin ang buhay natin ho sa Panginoon. At mga kapatid, tayo ho yan ang gagawa. Hindi lang ho si brother, si sister o si pastor. Ministry ho natin yung lahat. May tao pa ho ba dyan? Amen. Now, may phenomenon ho ngayon na nangyayari at hindi lang ho yan sa Zamboanga City. I think this is all over. At saka hindi lang mo sa Pilipinas, siguro sa buong bansa din. May mga simbahan talaga na sila ho ay nag-grow din. Pero ang karamihan ho sa kanila ay galing ho sa ibang simbahan. Masama ho yan. Amen? Yung ano ba, miyembro ho ng ibang simbahan, aktibo na ho, alam ho nila na committed ho sa another church. May ano ho, may fellowship center na ho. Alam ho ng ano ng mga pastor at saka kahit na yung mga leaders at saka members nila, pero intentionally, deliberately, ay ano ka pala, membro ka pala sa yung ganong simbahan. Uy, sige lang, okay lang ho yun, kapatid pala tayo sa Panginoon. May strategy ho.
Mga kapatid, sinishare ko ito sa inyo para hindi ho magsira ho ng ibang mga churches kasi mga kapatiran ho din natin sila. Pero makinig kayo na maigi kay Pastor Burley, hindi ho natin gagawin yon. Pag tayo ho ay magre-reach out ho ng iba, magre-reach out ho ng tao, tsaka dadalhin ho natin sa Kingdom ni God, ang i-reach out ho natin yung wala talagang simbahan, ha? Amen? Alam po ninyo sa totoo lang, God is our witness. To Him be the glory and honor. May mga baguhan ho na pumupunta ho sa church. Tapos tinutukoy talaga natin kung alam ho natin ay galing pala siya sa another fellowship. Sinasabihan ko talaga personally by God's grace yung nagdadala, brad, sister, hindi talaga natin ipa-follow up yan, ha? Well, kung gusto ho nilang bumalik, gusto nilang mag-attend, okay lang. Pero hindi natin sila dini-disciple. Hindi natin sila tinuturuan, hindi natin sila yung ini-encourage na magbigay ng tithes, mag-attend ng D-group, tapos kailangan ka mag-water baptism. By the way, meron tayong water baptism on the first week of June siguro, pag-uulan na ho mga kapatid. Amen? Kaya nga, sino ho yung hindi pa nakasubmit ng water baptism, magpa-water baptize ho tayo. Palapangan doon natin ang Lord. Huwag natin yung gawin, ha? May isa talagang simbahan, narinig ko ho. Ganito ho yun. Sa mga eskwilahan, kasi madali kasi mag-commit ho ang mga kabataan ngayon. Ay, ano ka pala? Membro ka pala ni Pastor. Talagang ganito ho yun. Ay, taga-Acts ka pala. Kilala namin ho yun. Si Pastor Berli ho yun. Sabi yun, kaibigan namin yun. Ah, ganun. Kaya ini-invite ka namin ho sa ano ho namin. May activity kami, youth fellowship. Kaibigan kasi namin yung pastor. Kawawa naman si Pastor Berlin. Kawawa naman Acts. So yung kabataan, pumunta doon sa church. Ayun ka, clap-clap. Ano man, ganahan ka? Of course, para yan sa Panginoon eh. Balik ka uli, ha? Balik ka uli, ha? Okay, pareho lang tayo yun sa Acts at saka dito. So kasi kabataan, hindi alam eh. Bumalik, saka pang-apat, pang-lima. Eh nawala na si church. Okay na lang ho kasi basta mag-continue ho sa Panginoon, pero ano yung ginagawa ng ibang simbahan, huwag natin kopyahin mga kapatid. Masama kasi yan eh, ano yung tinatanim mo natin, yung dinaanihin mo natin. Hindi ko kasi gusto na balang araw ho, I believe ho, dadami mo tayo, na magbubumirang ho yan, na magdi-divide ho yung simbahan mo natin. Ilan-ilan na ding mga simbahan, mga churches, pastor na naging kakilala ko, kaibigan ko. Nagsimula ho sila na nag-coast ng division ng church. Tsaka nagtayo sila ng kanilang simbahan. At saka ilang panahon mo, lumaguho sila. Pero talagang sinubukan din sila ulit ng Panginoon eh. Kasi ano yung itinanim natin, yun talagang aanihin mo natin. Nagdi-divide din sila, wala din unity. Kaya nga ho, palagi ko yan sinasabi mga kapatid, pag magsimula ho tayo, ng husto. Ano yung sa Tagalog? Pag magsimula ho tayo, masila ho tayo na tama. Amen? So, I would like to remind us, ngayong June 12, pag magdala ho tayo, huwag tayong magdala ng alliance. Amen? Huwag tayong magdala ng taga-GIL. Paano ba? Huwag tayong magdala ng anumang grupo. Pero yung kapitbahay natin, yung kaibigan ho natin, yung kaklase ho natin, yung pinsan ho natin, sino ba ho yung in-impress ni Lord sa iyo, ay invitein mo, kailangan yung walang church. Amen. Tsaka ipa-follow up po natin yun. Amen? Amen. Palagpangan doon natin ang Diyos. Hallelujah. Now, I'd like us to go to the second thing. Yun na nga ang, ano, yung thing ng message natin yung umaga dito. Sinabi yun dito, ayan, we go where the fishes are. Sabi ho ng Mark chapter 16 verse 15. Pwede natin basahin. Sige daw. 1, 2, 3. Go into all the world and proclaim the gospel to the whole nation. Sinabi ho dyan ng Diyos, tayo ho yung humayo. Tayo ho yung pumunta. Amen? Hindi ho yung, sabi dito, to the world. Hindi ho yung world na pumunta ho sa simbahan. So hindi ho tayo, ang effects nito, nagpapainit ho tayo sa ating mga plastic chairs, sa ating mga monoblock, nagpipraise, nagwo-worship tayo sa Panginoon, nagpifeel ho natin yung presence ni God,
Tapos natatanggap po yun natin ang salita ng Panginoon, nabibilis tayo. At saka ganun lang, at saka mag-i-expect tayo. Sana, nawa, ohala, unta, paano pa ba yung mga maybe, probably, hopefully, presumably, ano pa ba yung word na, ano yung tagbabasakali ko tayo, na may bagong papasok dyan sa simbahan, parang dadami tayo. Hindi ganun ang formula ng Diyos. Talaga tayo yung unang lumabas. Amen? Maghanap tayo, mag-share ho tayo. Amen? At ito ho yung mensahe ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Amen. Gagamitin tayo ng Diyos. Tasunod natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Pikit po natin ang ating mga kapatid. Sabihin na doon natin kay Lord. Sabihin mo, Lord, gagamitin po ninyo ako. Amen. Palagpakan doon natin ang mga Panginoon. Hallelujah. Ang ibig sabihin ito, mga kapatid, we go where the fishes are. That intentionally, lalabas talaga tayo at saka magsosol winning ba, mga kapatid? May bago tayo, mga kapatiran mo, na nandito sa simbahan. No? Masaya-masaya ako sa KRL at saka kay Lovely, no? Sa huyon sa mga kapitbahayo namin na nasa itaas. Nagsimula lang huyon sa mga maliliit nilang mga bata. Kasi kaibigan ng mga, ng ano namin, anak din. Tapos yung anak nila lalaki, gusto ko kasi. Yung kasabay-sabay ko at saka kalokohan ko, ah. Kasi I'm a funny person. Meron kaming ano, sarili naming shake hand, may sarili kaming palabra. Yung bata parang naiintindihan din ako, tapos ini-embrace ko. Saka talagang pag hindi ko makita, Mel, si ano, si EJ, talaga hindi talaga makompleto yung araw ko. Tanungin niyan si Auntie Delia, Auntie Delia ninyo. Kaya yung wala si EJ, yung ano kasi si Lovely pumunta sa kanyang pinsan. Isang araw, hinanap ko talaga ang bata. Parang, kaya nga, nung nagpakita siya following day, in-embrace ko talaga, kinis ko, sabi ko, women, oh, mo ko sa imo, hado. Kaya wala ko itong nakita itong dalawa, kami ni Sister Delia, sinabihan ko, Sister Delia, i-reach out natin to. Nagsimula na kasi kami ho sa Sally family ho. By the way, nandito na din sila sa church. Pinag-pray namin sila. Eh, nandito na sila ngayon. Now, I would like to challenge kay Arnel at saka si Lovely. Wala kasing mga tubig ngayon ang mga bahay, no? Ito ho yung naman ha kami. Si Arnel ang muna nagsabi sa akin. Doon ho sa Macrohon Drive, minsan ho, yung mga kapitbahay namin, wala talagang tubig. Totoo yun, eh? Pero yung tubo ho namin, lumalabas talaga tubig. Bakit kaya? Si Lord, eh, amen? Pareho naman kami connection, pero talagang sa amin lumalabas ang tubig. Kaya ngayon ng mga kapitbahay namin, Ati Candy, pumunta ko sa amin, Pastor, pwede kami agwa. Sige lang, sabi ko, Sister Delia, okay lang. Nakangha kami, mga kapatid. Kasi yung water deals namin, hindi ko umakyat. Bawat buwan, ganun na lang. So, para mga sinasabi ng Panginoon, ho, wag maglaga, wag yung ano, yung magmaramot, magbigay. Nel, ito yung gagawin natin. Sino mo yung pumunta ho sa atin, no? Si Sister Rose. Yun ang ipag-pray natin si Sister Rose na madala ho natin sa church. Yung Sister mo, Nel, at saka yung brother-in-law mo, Nel. Dinala ko kahapon yung anak nila ho, yung eldest, si Australia. Kasi 9 years old, pagkamalita ha, may galing bata, no? O, pang-luniton man ang iyang mga igagaw. Kasabot ng luniton, karang kulipat pa si kulipat ba? Pobre ka si EJ, pati si Kwan. Karang sinilas ko. Pero pagdala na ko din sa church mga ingsun, gibati magbukaluoy sa bata. Purtig yun yung lipaya. Kaya nga naman, last time nung nag-distribute tayo ng shoe boxes, yung kanyang mga pinsan, nakatanggap, pero siya, hindi kasi nalista yung pangalan. Sinabi ko sa kanya, by the way, ngayong October, meron ho tayong bagong mga shoeboxes. Pero may instructions, mga kapatid. Yung mga shoeboxes daw, once in a lifetime lang. Pag yung mga bata na nakatanggap na noon, hindi na sila makatake to. So iba na naman, sinabihan ko siya, may ano, shoeboxes na yung ano. Sabi niya, yes, Pastor. Naawa man ako sa bata. Sabi niya sa akin, Pastor, sabay ako sa iyong uwi, ha? Kanilang umaga, maagang maaga pa.
binuksan mo niya yung gate. Akala ko ang hinanap niya, yung mga pinsan niya si Taas, ako palang hinanap niya. Kasi umulan ho, sabi niya, Pastor, Uncle Pastor, punta tayo sa simbahan. Sabi ko, yes, parang tumulo yung tutulo yung luha ko. Kasi yung mga bata, ito na ho yun mga kapatid, kung saan yung isda, puntahan mo. Nel, ato na silang i-pray Nel. Invite na ito na sila, yung brother-in-law, yung sister. Ngayong ano ho, June 12. Amen? Amen? Sino yung mga kakilala ho natin? Sino yung malapit ho sa atin? May dalawa pa hong additional things I would like to speak. May tama pa ho dyan? Amen? Ito ho, may dalawa hong bagay na gagawin ho natin. Ito ho, number one, we are going to pray for God's direction. And then, follow God's guidance. Ngayong umagang to, magpipray tayo, Lord. Ngayong June 12, dadala kami ng isa. Tuturuan mo kami, Lord, sino ho yung dadaling ko, Lord. Tapos bibigay yan ng ano, guidance, direction si Lord. Dali man sa impression contigo si Lord, eh. No? Sabi si Lord, abla si Lord contigo, donde tu anda, and then huwag kang mag-aatubili. Kasi when we say the Lord speaks, the Lord guys, hindi ibig sabihin no, yung may trompa doon sa langit. Donald Tupan! Si ano, puntahan mo! Hindi yung may impression dito ho yan sa puso. Tsaka minsan ho sa mind. Para kung strong impression, yun ang gagawin mo. Amen? Dito si Engineer Argarino, si Andy. May kapitbahay ito sila. Wala pala Sister Mila ngayon, ano, no? Ano? Na dito, dito kapon. Mamaya hapon. Dito kapon si, ano, Sister Mila. Ito si Andy. May kapitbahay sila na yung anak ko, simula nung maliit pa, ang likot talaga. Tiyara si ustedes at sina mga bisino. Sakal, salawa yung bata ba? Agad tangpitik na o, na otro bata? Kanta imbisti ng mga mayores. Pero itong batang to, sabi ho ni Andy, pag makita si Andy, isang tingin lang, gaganunin lang ang mga, ano yung sa Tagalog, sigaw, mata, isiga bang? Budlakan o mata ba? Ikaw ah. Yung bata daw, dahil naman is takito, o yung Andy. Kaya na, nagustuhan ng nanay at saka tatay, kaya na, pag maglikot yung bata, sige, tatawagan ko si Kuya Andy mo. Paghinto na talaga yung ano yung bata. Dahan-dahan, no, in-invite ni Andy na pumunta ho sa church. Nagsimula ho yun sa bata. Ang auntie ho, magdadala-dala ho dito sa church. Hanggang auntie ho ay ano, nag-akit na talaga dito sa simbahan. Nag-join sa church. Nabaptize sa Holy Spirit nung ano, March camp. Kasabay kayo nun, Brother Boyet. Nabaptize sa Holy Spirit. Ngayon, committed na talaga sa Panginoon. Siya din ho, nagtatry din na mag-invite ho ng iba. Ang ganda ho ng istorya mga kapatid. Kaya nga, sina-challenge ko kayong lahat, huwag tayo hong maghinto na mag-invite ho ng iba. Amen? No kita kel man satisfied ba? Akel kontento ay, pwede ang na iglesia, ano? Kada Domingo, bailaki, bailalya, alza mano poco, generous, hindi. Kawar, sera ojos, cheneves, hende. Kawar, uy sermon 30 minutes, puede yakel, gusto yakel, bolde. Kawar, ansina lang. No, kita, man satisfied, man contento ansina. Nisisita, hila pa kita, ningulos, paano ba yung sa Chamorano? Kailangan magdadala pa tayo ho, ng iba ho, sa kingdom ni God. Amen? Lagay mo yung kamay mo yung kapatid mo sa puso mo, sabi mo, gagamitin talaga ako ni Lord. Palapangan natin si God. Amen. And I would like to close my message this morning. Ulitin ko ho, the challenge is on June 12, H1 Ring 1. Pwede natin isigaw ito mga kapatid, sige ho, at the count of 3. 1, 2, 3. The challenge is on June 12, each one bring one. Pwede mo itong sabihin sa kabila mo? Sige ho, pag hindi natin memorize, pwede ho tayong makalingon. I-tap mo yung shoulder ng kabila, sabihan mo,
you recite this word and tell the next person beside you. Sabi mo, sige, sige, at the count of three, 1, 2, 3. The challenge is on June 12th. H1, read 1. Amen, amen, amen. So mag-pray tayo ngayong umaga, no? Pag-pray ho natin, Lord, bigyan mo kami ng guidance. You tell me sino ho yung lalapitan ko. You tell me sino ho yung i-invite ko at madala ko sa church. Sige ho, tayo ay tumayo mga kapatid. Manalangin mo tayo.